Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhing Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal. At sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko sa iyong pagtaguyod, naging mga banal na martir sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo, pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya.
Hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan ng muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kaniya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa araw pong ito, mga kapatid kay Kristo,
ay ginugunita din po natin ang kapistahan ng mga martir na sina San Andres at San Pablo at mga kasamahan nilang mga martir. Sila po ay mga Koreano. At ang pag-aalay, mga kapatid, ng kanilang mga sarili at ng kanilang buong buhay bilang mga martir ay patunay ng kanilang malalim na pananampalataya sa Diyos. Sa kanilang pagsaksi sa kadakilaan ng Diyos ay pinagsaksihan nila ang kadakilaan ng kanilang pag-ibig sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo, sabi nga po natin, ang dugo na dinanak ng mga martir ay naging punla ng simbahan. The blood of the martyrs is the seed of the church. Sa panahon po ng mga martir na ito, talamak po ang pag-uusig, ang persecution ng mga tagasunod ni Jesus, sapagkat isang malaking kasalanan ang maging Kristiyano. Pero bakit ganun na lamang po, mga kapatid kay Kristo, ang kanilang pananalig kay Jesus? Nahanda silang ialay ang kanilang buhay, ang kanilang buong sarili sa Diyos. Narinig po natin sa ating unang pagbasa, mga kapatid kay Kristo, ang sabi, kung hindi muling nabuhay si Jesus, walang saysay ang ating pananampalataya. Wala ding saysay, mga kapatid kay Kristo, ang paghayag ng mabuting balita. At ano ba ang mabuting balita na pinahayag ng ating Poong Jesus Nazareno? Na siya rin namang pinahahayag natin na mga sumusunod sa Kanya. Mga kapatid kay Kristo, ang nilalaman ng mabuting balita ni Jesus, ang Kanyang pinamalita na hanggang ngayon ay ating pinahahayag ay ang pagtatag ng Kanyang kaharian dito sa lupa, ang kaharian ng Diyos. Ang pagdating ni Jesus ay ang paghahayag, mga kapatid kay Kristo, na ang Diyos ay Emmanuel, suma sa atin, kasama natin, God with us. Sa pagdating ni Jesus, Kanyang pinahayag, mga kapatid kay Kristo, ang pagiging malapit ng Diyos sa atin. Pinahahayag ni Jesus sa Kanyang pagdating na tayo ay malapit sa Kanya, malapit sa Diyos. Jesus brings us holiness of life. Jesus brings us the nearness of God. Jesus assures us that our faith in God will not be in vain. Kaya ganun na lamang ang faith conviction ng mga martyrs. Pero mga kapatid kay Kristo, ating alalahanin, hindi lahat ng martyr ay kailangan maging martyr sa pag-alay ng buhay sa pamamagitan ng pagdanak literally ng kanilang mga dugo. Yan po ay kaloob lamang sa iilan. Subalit tayong lahat, bawat isa sa atin ay tinawag maging martyr na ang ibig sabihin maging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating kapwa. Mga kapatid kay Kristo, sa ganitong paraan, pinahahayag po natin ang ating katapatan sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno, sa ating Diyos. Ang magandang tanong po, mga kapatid kay Kristo, paano natin maaaring pagsaksihan ang ating pananampalataya sa palaging sumasa atin na Diyos? Nung nakaraang Sabado, ipinagdiriwang po natin ang pagtatampok sa krus na banal at si Maria na namimighati, the exaltation of the cross and the sorrowful, the Our Lady of Sorrow.
Totoo po, isa po sa mga nagpapasubok sa ating pananampalataya ay ang ating karanasan ng mga pasakit at paghihirap. Kahit noon pa, lalo na sa panahon natin ngayon, mas masarap maranasan ang puro na lang kaginhawaan. And as much as possible, malayo tayo sa kapahamakan, malayo tayo sa paghihirap. Yan po ang gusto natin para sa ating mga buhay. Mahirap magsaksi sa kabutihan ng Diyos kapag meron tayong dinaranas na pagsubok. Ngunit muli tayong pinaaalalahanan ng ating mga santong martir sa ating pagiging saksi sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang pag-ibig, kahit sa kabila ng maraming pasakit at pagsubok sa buhay, para na rin pinapahayag natin ang buhay martyrdom. Dahil ano ba ulit ang martyrdom? Pagiging saksi kay Jesus. Pagiging saksi sa matinding pag-ibig ng Diyos. Again, mga kapatid kay Kristo, ang dugo na inalay ng mga martir ay naging punla ng simbahan. Mas lalong naging mabunga ang simbahan sa pamamagitan ng pag-ibig, sa pamamagitan ng pagpapatawad, sa pamamagitan ng paghahayag ng habag at awa. To end this reflection, may isang nanay minsan lumapit po sa akin. Nagbahagi siya ng kanyang pinagdaanan. Ang sabi niya, yung anak kong babae, siya po ay nagtatrabaho bilang guro. Pero hindi niya ako kinakausap. Magkasama kami sa isang bahay, kasama ko pa rin siya sa bahay namin. Pero kapag dumating po siya sa bahay namin, diretso po siyang pumapasok sa kanyang kwarto at hindi na po lumalabas. Hindi siya sumasama sa aming kumain. Kung siya ay nagugutom, lumalabas at bumibili ng pagkain para sa sarili niya. Nasasaktan po ako, sabi niya, bilang isang ina. Umiiyak siya sa aking harapan. Wala po akong maisagot, wala akong sinagot sa kanya. Mga kapatid kay Kristo, ang sabi niya sa akin, ginagawa ko po ito, Father. Ginagawa ko po ang lahat. At patuloy ko po siyang niyayaya at pinapakitaan ng pagmamahal ko bilang ina. Ganyan siya, mga kapatid kay Kristo, nagpakamartir para sa kanyang anak. Hindi niya iniiwan. Hindi niya pinababayaan. Hindi man niya makuha muli ang atensyon ng anak niya. Nahihirapan man siyang kunin ang pagmamahal ng anak niya. Pero sinisigurado niya, andyan siya para sa anak niya. Buhay na buhay ang pagmamahal niya para sa anak niya. Mga kapatid kay Kristo, ipagdasal po natin ang biyaya ng pagiging matapat sa pagmamahal natin sa Diyos. At ipagdasal din po natin na maging matibay tayo sa ating pananampalataya sa Diyos na patuloy magmahal, maglingkod sa ating kapwa. Sa ganitong paraan, tunay ngang sumasa atin at namamayagpag ang presensya ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang kanyang presensya. Sa bawat pagtugon, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala
ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Oo, Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo. Upang maging dugo't katawan mo, Jesus Nazareno, alak at tinapay sa kanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay amin alay, aming hiling magpapalang buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw at iyong pagindapating kami ay iyong kalugdan bilang haing kapakinabangan sa ikabubuti ng sanlibutan, pakundangan sa panalangin ng aming mga martir sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan, na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid kay Kristo, pinagsasaksihan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sapagkat Siya ay nabuhay at mananatiling buhay para tayo ay palaging buhayin. Ipagdasal natin ang panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay
mga buhay. Oong Jesus Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, maasa. Oong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Tas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan.
Ngayong buwan ng Setyembre ay pinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Paris Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Paris Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o scan ang QR code na makikita sa ating LED screen. Mga kadiboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tignan maigi ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, XO Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salusalo. Sa pagunita namin sa mga banal na martir, hinihiling namin kami ay iyong pamalagiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng iyong simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noong sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoong magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisak ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.